Ganito gumagana ang pinakamalakas na nuclear bomb sa mundo. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang istorya patungkol sa nuke bomb ay nagsimula matagal ng panahon bago pa ang pagsabog nito sa Hiroshima. At ang paglikha dito ay nagawa noon pang 18th century. Nangyari ito nang si Martin Klaproth ay nadiskubre ang radioactive element kung saan ito'y makakabuo ng isang nuclear weapon. At ito ang uranium. Sa kabila nito, marami pang mga siyentipiko ang inaral pa ito ng gusto para talagang malaman nila ang nuclear fusion. Ganun pa man, ang kanilang pinaghirapan noon ay kapaki-pakinabang na sa mga military sa ngayon. Sa kabila nito, sa ngayon, 15 bansa na ang nagtataglay o meron ng mga nuclear weapon. Pero ang nakakabahala ay parami na nga ng parami ang mga bilang ng kanilang mga nuke weapon. Noon sa katunayan, umaabot ng mahabang panahon bago makagawa ng isang bomba. Pero sa ngayon, kung marami kang pera at hawak mo ang technology, ay may kakayahan kang gumawa ng maramihang nuclear warhead ng sandaling panahon lang. Kaya naman sa video na ito, ay tatalakayin natin ng masinsinan ang nuclear bomb. Aalamin natin kung gaano katagal idisenyo ang isang nuke bomb at bakit ba talaga ito ginawa. At ang video na ito ay for education purposes only. Kaya naman sit back, relax, enjoy at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago ko pang videong i-upload. At kung handa ka na, simulan na natin. Ano ang nilalagay sa loob ng nuclear bomb? Kalimitan, ito'y isotope o di naman kaya uranium o plutonium. At kung sakaling mang merong magtayo ng kumpanyang gagawa ng nuclear weapon, ay talaga namang pasikreto itong gawin para hindi malaman ng mga tao. Kaya naman ang plutonium ay malamang hindi nila ginagamit na sangkap para dito. Pero bakit kaya? Ang plutonium kasi ay isang elementong hindi basta-basta nakukuha. Dahil makakakuha ka lang nito kapag meron kang reactor. Sa makatuwid ay mahihirapan kang itago ito sa basement o sa isang laboratorio. Kaya naman ang pinakaakma talaga dito ay ang uranium. Ang uranium-238 ay ang katangi-tanging isotope na synthetic. Pero baliwala ito kung gagawa ka ng isang nuclear bomb. At para makagawa ka ng isang nuclear bomb ay ang kailangan mo dito ay ang uranium-235. At dito nga pinoproseso ang uranium para ito'y ma-enrich. Pero saan makakakita o makakakuha ng raw materials para dito? Sa ngayon, ang mga elemento ay malawakan ng binuproduce sa iba't ibang panig ng mundo. At ang uranium powder ay talagang papwede ng mabili at tinatawag nila itong yellow cake. At isa ang bansang Iran na nagpuproduce nito. Meron din sa Kazakh Company at binigyan pa nga nila itong pangalan bilang Kazatomprom. At para makapagpasabog ng isang nuclear bomb ay kinakailangan ito ng 50 kg na purong uranium-235. At kung tutuusin, ito'y mahigit 6 at kalahating toneladang yellow cake. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos. Ang mahirap pa dito ay kung sakaling makabili ka nito, ay kailangan mo pa itong ibiyahe at hanapan ng ligtas na lugar o nuclear facilities. At oo, bibihiran tao lang ang nakakaalam kung nasaan ito. Ganun pa man sa Iran, maayos nilang sinekreto ito sa mga tao. Sa katunayan, nakalagay lang ang kanilang mga reserves sa mga barile sa syudad ng Isfahan. At malaya itong nakikita ng mga turista at di nila alam kung talagang para saan ito. At huwag ka mag-alala dahil hindi naman ito delikado. Magiging delikado lang ito kung ang uranium ay magiging enriched. At ito'y napakamatrabahong gawin. Ano naman ang magiging dahilan para mag-enrich ang uranium? Enrich ibig sabihin ay ang paghahati ng mga atoms, ihihiwalay nito ang kinakailangang isotope U-235. At dahil dito, ang uranium ay maabot nito ang pinakasukdulang bilis. Dagdag pa, kinakailangan pa ito ng mga device para mapaikot ito ng 1,000 beses sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang centrifuge. Isa itong sophisticated na makina na gawa sa mga parteng napakahirap hanapin. Ito naman ang Nuclear Supplier Group. Sila ang nag-e-export o nagluluwas ng mga equipment kasama na pati mga parte ng centrifuge. Sa kabilang banda naman, meron din namang mga counter supply na pwede rin mapagkuhanan. Oo, smuggling. Pero dahil nga illegal ito ay mahirap pa din itong pagkatiwalaan. Kaya naman may mga iilang bansa
o nagde-develop na lang ng kanilang sariling mga parts para makakuha ng mga kinakailangan nilang equipment. Sa katunayan, ang North Korea ay nagsagawa ng kumpanya sa China at binigyan nila ito ng mahabang pangalan, Shenyang Aircraft Group Dandong Import and Export Company Limited. Sa kabilang banda, ang kanilang pagsasamang dalawa ay naging hakbang ng North Korea para makapag-import ng mga parts ng hindi nalalaman ng iba. Grabe no? Napakadaming oras at effort ang kinakailangan para makagawa lang ng isang centrifuge. Well, kailangan ng libo-libong ganito para makapag-enrich ng uranium. Pagpalagay na natin na natapos na ang prosesong ito, ano naman kaya ang kasunod? Mag-aantay pa ng taon para makabuo ng 50 kg na uranium at take note, hindi pa dito kasama ang mga technical failures, mga simpleng pagkakamali o di naman kaya mga computer worm o virus. Sa makatuwid, napakatagal talagang makabuo ng isang nuke bomb. Halimbawa sa isang aberya, ito ang Stuxnet. Noong 2010 ay lumikha ito ng problema sa daang-daang centrifuge ng Iran. Dahilan para pabagalin nga nito ang pagproseso ng mga makina. Ganun pa man, bagamat na-enrich mo na ang uranium, ay kung wala kang next step ay baliwala din ito. Kinakailangan mo pa kasing ilagay ito sa isang structure. Pero gaano katagal bago ito maging isang ganap na bomba? Siya si John Coster Mullen, isang truck driver sa Wisconsin. At sa likod ng kanyang karakter ay siya lang naman ang gumawa ng Little Boy at ng Fat Man na sumira at gumimbal sa Hiroshima at sa Nagasaki. 19 years ang kanyang binuno sa pagdesenyo at sa paggawa pa lang dito. At talagang kitang-kita natin ang naging resulta ng pinagbagsakan. Ito'y binubuo ng malaglobong enriched uranium at mayroon pa din itong conventional explosives. At ang detonator ang nagsilbing gatilyo para magsabay-sabay ang pagsabog ng mga series sa loob nito. Dahil dito, ang spear o ang globo na nakalocate sa gitnang bahagi ng contract ang siya namang umabot na sa sukdulan, kaya naman nakalikha ito ng napakalakas na pagsabog. Ang mga modernong scientifico na magaling sa physics at engineering ay kayang makapag-design ng bomba sa loob lamang ng ilang buwan o di naman kaya mas mabilis pa. Ngayon, matapos nila itong magawa, ipupunta na nga tayo sa pinaka-delikado, ang produksyon. Lahat ng uranium na kasi na ito ay nasa may state na ng gas. At ang kailangan na lang ditong gawin, i-convert ito sa metal. At para magawa ito, ang mga scientifico ay gumagamit ng tubig at hydrofluoric acid at magnesium. At ang proseso ay dapat ang mga metal ay eksakto sa nakalaang hugis. Ito na ang pinakadelikadong proseso. Dahil tandaan, hindi biro ang physical state ng uranium. Dahil ito'y talaga namang nakakamatay. Oo, hindi man ito napakalaking pagsabog pero masasabing malakas pa din ito kung tutuusin. At kung talagang sumabog nga ito sa isang facility, mawawasak ang laboratorio at ang mga tao sa loob nito ay makakatanggap ng mga tusok na naglalaman ng mga radiations. At hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ano na ang gagawin sa mga bomba kapag tapos na itong gawin? Bago gamitin ang mga nuke bomb ay kinakailangan muna itong itest at ito'y tinitesting nila underground. Ito'y sapagkat ito lang ang paraan at ang lugar para hindi kumalat ang radioactive. Kaya naman tinitesting nila ito sa mga malalaking butas o mga hukay o kaya naman sa mga abandonadong minahan. At bagamat sa ilalim nga ito tinitesting, ay hindi ibig sabihin ay hindi na ito makikita o malalaman ng mga tao. Ang The Comprehensive Test Ban Treaty Organization headquartered in Vienna ay ang siyang tiga-monitor sa buong global networks. Nalalaman nila ang seismometers at radionuclide. Alam na alam nila kung saan tinest ito at miski maliit na nuclear explosion ay nalalaman din nila. At may nakalaan na batas at parusa para sa lalabag dito. Yunun pa man, sa North Korea naman, nagtesting nga sila ng first nuke bomb nila noong 2006. At dito ang UN ay pinatawan nga sila ng sanction o parusa kung saan nakakaapekto nga ito sa kanilang ekonomiya. Sa kabilang banda, hindi kayang pigilan ng sanksyon ang paggawa o pagpasabog ng nuke bomb ng mga bansa. Dahil nga naman sa ngayon, ang nuke bomb na ang basihan para masabing malakas ang bansa mo. At ang pinakamalakas na nuke bomb sa ating panahon ngayon ay ang Tsar Bomba na nagmula sa Soviet Union. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.